Welcome! Welcome to my vlog! Good morning! Andito kami ngayon sa Tagaytay with Sis Rochi. Sis Rochi! Morning! Good morning! So ayan, kakapark lang namin ang sasakyan. At meron kaming pupuntahang mahalagang importante. So mamaya ipakita ko sa inyo kung nasaan kami. Mamaya ko nagkakwento. Pakita ko lang muna sa inyo yung view. So, nito kami ngayon sa labas. Actually, naligaw ako kasi nagkamali ako ng area. So, ito kami ngayon sa simbahan ng tahanan ng... Ito. Hello, good morning! So, hindi na dumarating na yung mga tao. Meron kaming event, Bible Month, ito sa Tagaytay. Ayun yung ano. Ganito lang picture tayo eh. Pababa na kami. Picturean mo ko? Oo. Ganyan, whole body? Pababa na kami doon sa area, sa venue. Yun, daming tao. Isang diocesis upang paralalan ang salita ng Diyos si Jesucristo naging tao ang manirahan sa piling natin at ang banal na kasulatan na si Kristo rin mismo ang tinatampol, tinutukoy at ipinahayag. Ang ating pagdiriwang ng pambansang linggo ng Biblia ngayong taon ay may paksang salita ng Diyos, ang hininga ng bagong buhay. Ang salita ng Diyos ay hinahalin tulad sa hininga ng Diyos na nagbigay buhay sa alabok na hinubog ng Panginoon at maging tao ayon sa salaysay ng aklat ng Henesis. Wala na kasulatan ito rin ay kinasihan ng Diyos, ginawang kapakipakinawa sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian at pagtutuloy sa likong gawain upang tayong mga nalilingkod sa Kanya ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay sa atin at siyang gabayin natin sa ating bagong buhay bilang mga alagad ng Panginoong Diyos. Ihatong natin ang balanisang ito at hinihingin natin sa... Thank you.
Genesis chapter 2 verse 7, anong sabi doon? God formed man from dust of the earth and he blew into his nostrils what? The breath of life and man became a living being. Ang pagiging buhay ng tao ay sapagkat siya'y kinilingihan ng Diyos. At kina nangyari yun? Nung ang tao'y likhain. Well, the Word of God ay katabi mo. Huwag na kayong magmaligis, paray-paray mo tayo. Galing sa alikabok. At nagpapasalamat naman tayo sa hilingan ng Diyos ang kanyang salita na nagkaloob sa atin ng buhay. That's why we continue to exist as living individuals. Sa ikalawang pagbasa, not actually the ikalawang pagbasa, the second text used by the... Sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon, siya ang salitang katuwang mo at kapit. Mga books, mga Bible. Let's take time to listen to his message. Okay. It
tingin tayo ng mga Bible. Ito mga scented garden. Dapat, Marcy. Dalawa. Old and new. Ay, ito, new ba to? Old la. Kompleto, ma'am. Ito lang yung new testament namin at saka ito. Old and new rin to. O, yan, ganda, oh. Ito lang kunin ko, kasi meron na ako nito, may. Sige, ma'am. Ito na lang, ma'am. Oo, ito na lang. Bigyan kita, ma'am, yung nakasilbo. Para pang-sample-sample. Ayan. Pumili kami ng Bible. Dahil si Jesus sa Saragossa. Dahil Bible month ngayon, bumili kami ng Bible. Kahit marami akong Bible. Ito sana bibiliin ko, cute. Kaya lang, dami ko na kasing Bible na ano. Ito, gusto ko to kasi may... Kompleto na ito. Kasi may guide. Magkano yung ganito ngayon? 24 na lang. Bible Pinoy version. Ang salita ng Diyos ay tuturo, di ba? Eh, hindi yung gano'n natin yung dati. First commandment. Kinote po niya sa Deuteronomy. Ano po yun? You shall love God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Pero po, meron pong nakalagay po doon. Ano po sa Hebreo? Shema, Israel. Diba? Yung Shema po, ano? Napaka-importante po niyan. Sa atin po kasing pag-interpret, yung listen, hindi po eksakto po yung Shema dahil wala pong eksaktong katumbas ang word na Shema. Pag tayo po, di ba, tagalungin po natin, ano nakalagay? Pag listen Israel, ano po? Pag listen, makinig ka, Israel. Pero po, pag sinabing Shema, dalawang bagay. Pag po nag-fail dun sa isa, hindi po yan Shema. Ano po yun? Makinig at sumunod. Listen and obey. Yun po ang Shema. Dalawang bagay. Kaya po, di ba, pag sa classroom, sabihin po natin, di ba? Oy! Sa mga may question pa ho, pwede nyo kong lapitan mamaya si Father Anthony. Ayun, lapitan. O kaya, si Father Anthony available online. Lunch break namin ngayon. Lunch break muna. Nagkakainan na. Binasa natin, and the word was made flesh. Yung salita ng Diyos, buhay na buhay. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Buhay pa ba yan? Oh,
Buhay na buhay! Ibahin mo ang salita ng Diyos. Ang salita niyang sinasabi, kumbaga sa teacher talagang excellent na. Okay. So, ngayon po ay may tanong? Tanong po kayo? O samantalahin po natin ang pagkakataon. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Peso, peso po dito. Isa pong last final picture taking. Tapos na ang aming seminar. Wala pa lahat sa pasalubong. Marami ko pasalubong. Bumili kami ng tawilis. Ako mga pasalubong ko sa anak ko mga libro. Pauwi na kami after ng seminar na pictorial ng Bongga-Bongga. Actually, may lakad sana kami. Kaya lang, wala ng time. Kaya gugo-home na muna kami. Ayan. Ito yung ano. Gusto ko pa sana itong i-vlog. Itong lahat. Itong buong ano simbahan ng tahanan ng seminaryan to. Tahanan ng pastol. Ano? Ba tawag ito? Ay, sis! Gusto mo ba picture dito? Nakaupo? Ha? Oo. Ayan. So, ang ganda ng view. Na kami na naiwan, oh. Ang ganda ng view dito. So, yun lang po. Uwi na kami. Thanks for watching sa aking munting vlog. Very, very, very unforgettable moment ang araw na ito. Ang dami namin natutunan. Ang dami namin natutunan tungkol sa Bible. Ay, thank you, Lord. Bye.